Magandang hapon no, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Grabe yung ano, no? Sinalanta ng bagyo, lalo sa Naga. Si BP Lenny, nakalusong sa baha. Ay, nako. Yun sana, si Sara Duterte, ewan. Nag-party-party yata, eh, di ba? Matindaw yata ng kasal. Ayon sa balita, ha? Pag ito, nagulat si ano? Si Atty. Claire Castro dito kay Sara Duterte, nagulat siya. Pag ganun natin, ba't siya nagulat, ha? Talking about desecrating a body is not desecration of the dead. It is not illegal. It is taboo. Taboo siya. Meron sa atin dito, ayaw pag-usapan ng patay. Meron sa atin dito, okay lang pag-usapan ng patay. May ano pa talaga, may moistra-moistra pa eh, no? Ano sa aling dito, gustong pag-usapan ng patay. Ano sa aling dito, ayaw pag-usapan ng patay. Pero nagulat si Atty. Claire dito. Totoo. Diba? It's taboo for some. Ngayon. Kung okay lang sa kanya, hindi okay sa akin. Dapat respetuhin ko na okay lang sa kanya. Hindi ko atapin yung mga tao. Bakit ko atapin yung mga tao? Yung paniniwala ko, hindi naman yung paniniwala. Parang Diyos lang yan. Paniniwala ko sa Diyos. Ako, hindi. Respetuhin mo ako. Ay, hindi ako naniniwala. Ikaw na niniwala sa Diyos. Ano yun? Hindi siya naniniwala sa Diyos? Totoo ba to? Ano ko natuwa kay Atty. Claire? Ha? Nagulat eh. Ha? Hindi siya naniniwala sa Diyos? Totoo ba to? Inulit niya pa eh. No. Kaya ba ganun tatay niya? Sa mga pare at sa mga natake din yung Diyos? Totoo ba to? Teka lang ha. Totoo yan, Atty. O sample lang to. Totoo yan, Atty. Di ba mas magandang sample? Ikaw hindi ka naniniwala sa Diyos. Ako naniniwala. O, wag mo akong siraan kasi naniniwala ako sa Diyos. Pero iba yung kanya, ha? Tagal lang, ha? Wait lang, ha? Iba nga siya, Tony. Ibang klase siya. Iba tayo. Naniniwala tayo sa Diyos, eh. Siya hindi talaga siya naniniwala. Hindi ka naniniwala, Tony. Mamumunga ba na santol yung guyabano? Patuloy mo. Ha? Parang hindi siya naniniwala sa Diyos talaga, eh. Wait, ha? Hindi talaga. Ay, yung paniniwala ko, hindi naman yung paniniwala. Titigapin ko lang to. So, parang ano, sabi niya, parang Diyos lang yan. Sabi niya, di ba? Nilalang lang niya yung Diyos eh. Parang Diyos lang yan. Kung ikaw naniniwala sa Diyos, ako hindi naniniwala, respetuhin mo ako. Ganong kabigat itong vice president ninyo. No? Bagay, anyway, sabi na nga niya, di ba? Siya ang presidente ng impyerno. Di ba? Grabe no mga boss. Abugada yan ha. Tsaka yun nga. Ako hindi na ako nagulat eh. Pero si Atty. Claire nagulat siya talaga. Oo. Tama naman sabi ni Atty. Claire, diba? Dapat sana ang halimbawa niya eh. Tsaka bakit niya sa dami ng pwedeng ihalimbawa eh yung Diyos lang. Ha mga boss? Pwede naman sanang sabi niya, parang Diyos lang yan. Diba? Parang Diyos lang yan. Kung kayo naniniwala sa Diyos, ako hindi naniniwala, irespeto nyo rin ako. Rirespetohin ko kayo. Parang ganun eh, no? Puti sa dami ng gusto pwedeng ihalimbawa, ang Panginoon pa. No? Anong klaseng... Grabe, no? Anong klaseng pag-iisip yan? Parang... Sana ang halimbawa na lang niya eh, yung bang, kung kayo, Katoliko, ako eh, hindi ano, ganun. Pero, iba no? Parang Diyos lang yan, sabi niya. Pero ayon sa, ano ha, bumababa raw ang survey nito. Pero, meron pa rin survey, ha? At yan ang ano, ha? Ang dami talagang dapat gawin ito si His Excellency. Mabigat ho to, mga friend. Pag ito ho talaga nakabalik, patay.
talagang tatalupan nito Marcos. Oo. At yun nga, sabi nitong si kapatid nito, no? Gagawin daw niya ng ginawa nung tatay niya sa Marawi, sa Ilocos Norte. Bobombahin din. Ha? Putaragis, no? Anong klaseng mga ano to, no? Pero talaga, mga friend. Pag hindi, pero ako, no? Maasa ako. Sa pananahimik nitong si Bongbong, no? Eh talagang merong mangyayari dito sa mga to. Parang, tingting ko kay Bongbong, parang pinanonood lang niya eh. Sige, tumira kayo ng tumira. Nasa akin ang alas. Kundi kayo mga ungas. Ha? Hmm. Lalo yan, binira na yung tatay niya. Mantukin mo. Sinabi raw kay Amy Marcos na huhukayin niya yung bangkay ng tatay niya at itatapon sa West Philippine Sea. Tingin. Ha? At saka may katakataka ba? Kung hindi naniniwala sa Diyos to. Eh, mga China ito eh. Di ba China, hindi rin niniwala sa Diyos? Wala rin yata ang Diyos si Jinping eh. Di ba? Siya Diyos. Di ba? Parang si ano rin. Yung Kim Jong-un ba yun? Yung sa North Korea? Parang ganun din. Siya ang Diyos. Oh. Eh, ganun din ang gusto mangyari nito, Duterte nito. Oo, siya. Yeah. Yun nga ang Diyos, minura ng tatay nito eh. Di ba mga friend? Oh. Pakinggan natin si Atty. Libayan, ha? Tropa ba ni Pastor Apollo Quiboloy, yung mga senador na hindi nagalit sa kanya? Oh. Ano to? Kailan ito eh? 17 hours ako na kagayon. Pakinggan natin. Ating mga senador, lumalabas yung mga tunay na ugali nila. Kapag viral yan, nandyan sila, galit na galit sila. Diba? And they always believe the witnesses. Oh. Natapik ko na to eh. Kahapon, pero konti lang. Kasi marami ho tayong pinag-usapan eh, di ba? Tungkol ho dun sa Kiki Bulog, yung kung naitanong sana ni at ni Senador Risa Entuberos, yung ikaw ba talaga son of God ka? Anong ano mo, di ba? Oh. Tuloy natin. Yung sinanay LV, bilib na bilib sila doon. Oh, yan. Pati yung anti-road rage act na ginawa ni Rafi Tuso kung saan ito ay galing sa isang alitan sa kalsada. Simpleng alitan sa kalsada na agad-agad namang naresolba ng dalawang partido, mga kabatas natin. Sinuper stretch ito at ginawang hearing at kung sino-sino ang in-interview at inabala. Malaking pera natin ang ginastos. Wala rin lang nangyari. Ito rin, mga kabatas natin, this is the worst. Because this involves human trafficking. This involves a lot of victims, even minors. Kung talagang consistent itong mga senador natin na ito, mga kabatas natin, ang pinaka panahon na dapat magalit sila ng todong-todo ay yung pagkakataong ito. If they are consistent, but they are not consistent. Oh, ito pa pala, yung landmark, 5K lang yun ha, na cashier issue. Yung kahera, galit na galit din sila. Nakarating din sa Senado yun, 5,000 issue. Nasa baybayan niyo ba yun? Oo, hindi ko piano yun eh. Pero kapiraso 5,000, kala yung pinagtapunan ng ilang magkano yung Nakarating sa Senado, pati yung katulong nga na minaltrato ng amo. Di ba, kinikwento ko na ho kagabi. Matagal ho yun sa Senado. Oo, at namura pa ng todo yung nagmaltrato rin sa katulong, no? Talagang awang-awas. Grabe. Pero ito, sabi nga, ako na, nakisama lang tayo kay Atty. Libayan eh, talaga. Ito talaga ang pinaka dapat nandyan yung mga senador na mga puro nagka-grand standing pagdating ng mga investigation in aid of legislation na sinasabi. Oo. Ha? Pati yung, ano, yung PCSO, inimbestigahan din noon. O, ganyan, ganyan. Nag-aaway sila nito si chairman ng PCSO saka si Rafi Tulfo dahil nga yun na hindi raw binibigyan ng sweldo ang mga kubrador ng weteng. Ayoko nung sana topic yun. Paano si sweldoan niya mga kubrador? E porsyentuhan nga yan. Kung may patama, kikita sila. Kung walang patama, kikita sila doon sa kanilang porsyento. Ba, ang gusto mangyari nga ni Rafi Tulfo, lagyan pa ng SSS eh. Tsaka PhilHealth, yung kubrador. Ayoko na ho sanang anuhin yun eh. Oo. Pero
Saka naman naka... Yun ang gobernador, wala hong oras ng pasok yan. At wala hong... Kung magkano maingreso niya, kung magkano nakubra niyan, yun ipapasok niyan doon sa STL na sinasabi. Wala ho talagang benepisyo yan dahil hindi naman ho sinisweldohan yan. Porsyentuhan ho yan. Kasi ho, kobrador din ako nung bata ako eh. Kobrador ako ng karera sa kahay-alay. Makikinabang ka doon sa bangka, sa bukis. Yun ang magbibigay sa'yo ng porsyento mo araw-araw kung magkano ang iyong magkano naipasok mong taya. At pag nagpatama ka, meron kang porsyento doon sa tumaya. Hindi ko na, ayoko sanang ano yun eh. Pero, ipinipilit ni Tulpo na dapat ikaw, yung mga kubrador na naghihirap mangubra para may maipasok ikaw doon sa... Eh kaya nga sila naghihirap para sila eh kumita dahil ang magbibigay sa kanila yung mismong PCSO, yung STL, yung kubransa nila kung magkano, kung 1,000 o sabi natin 15%, di meron silang 15 pesos. O 150 o whatsoever. Kung nakapagpatama sila, ganun. Tulpo. Ang tagal nag-aaway nila doon. Pinipilit ni Tulpo na dapat may PhilHealth, merong ano yung ano, may... Talagang ang kulit ni Tulpo noon. Gusto kong makialam noon, pero... Wag na. Kako na. Oo. Pero yun ho talaga. Si ate, total anyway, nag-aano na rin sila Attorney Claire doon eh. Oo. Pinakialaman na rin nila Attorney Claire. Hindi na. Eh para umano pa ako. Pero yun ho nga ang nangyayari dyan. Mga paghalingan sila dyan sa Senado. Ultimo si Kimo, nagiging bida dyan eh. O ngayon, asan kayo? Ha? Asan kayo? Kumo si Kibuloy? Bakit? Takot ba kayo? Hawak ba ni Kibuloy yung kaluluwa nyo? Mga... Saan na yung mga gago to? Kaya galit-galit siya, Torli Bayan eh. Tuloy mo, Torli. Di ba? Oo. Yung security guard sa Pure Gold, galit na galit din sila. Wait, I'm already serving. Imagine mga kabatas natin. Yung mga yon mga kabatas natin, they are not as heinous as this one. Pero oh, dito, hindi sila galit. Why? Okay. So, tingnan muna natin. Sige, tingnan natin muna tayo na. Tingnan muna natin kung sino mga miyembro nito. Sige. Okay, share ko ha. Share natin. Si Attorney Claire talaga, oo. Kukutuhin niya yan. Kung ano yung mga issue na yan, oo. Kaya napupuyat ako dito eh, oo. Oo. Ayan, ito, kinuto niya rin to kung bakit hindi nagsidalo itong mga senador na to. Eh, bakit nga magsisidalo? Eh, imbitado pala ito pag birthday ni Kibulog. At napaniwala sila na si Kibuloy, eh, merong 8 milyong miyembro. Eh, inimbestigahan ngayon kung ilan nga ang miyembro niya sa buong mundo, ang nakuha lang na numero, eh, 8,000. Kaya, napaka-imposible, Senyor Wes. Ah, kaya talaga mga pre na, pag ito diniinan, iniintay na siguro, hindi ako naniniwalang hindi sa nangyayaring pambibira kay Marcos. Ah, eh walang tatama sa kanila. Pag ito talaga sinaliksik to, suka lahat ito. Ha? Pag inimbestigahan ito, itong si Duterte, ha? Pag nakita niyang maganda ang bahay mo, gaya ng ginawa kay Luot, nilagay siya sa drug list, ha? Bakit ikaw ang yaman mo, ha? But inimbestigahan si Luot, oh, paano ka ikaw yumaman ng ganito? Nasubaybay ang uwing kay Luot eh, ha? Kinausap yung asawa niya, bakit ikaw ganito kaganda sa sakyan mo, ganyan. Talagang binusisi ni Duterte yung Luot eh. O, pero wala naman siya nagawa, di ba? Pumunta pa nga si Luot eh. Walang katotohanan niyan. Hindi naman niya napakana, o, di ba? General Garbo, yun din na tinira niya. O, iniimbestigahan niya yung lifestyle.
ng mga sinasabi niyang kaduda-duda na nasa drug list niya, no? May sariling si Duterte drug list. Doon sa mga kalaban niya, ha? Si Mabilog, inimbestigahan din bakit ikaw ang gaganda ng bahay mo. Kaya, nandito ako sa drug list. Yung pala, mababa ang nakakuha niyang boto doon sa Iloilo at hindi siya din nalang ni Mabilog. Oo. Talagang basta kumontra ka sa kanya, titirahin ka talaga. Oo. Pero sabi nung anak niya, hindi raw naghihiganti yung tatay niya. Pinaimbestiga si Mabilog, nila lifestyle check. Kaya pag itong Duterte ang ini-lifestyle check at itong si Kibulog, itong ari-arian niya na talagang kagimbal-gimbal, pati sa ibang bansa may mga mansyon, ha? Ang miyembro niya 8,000 lang pala, hindi 7 milyon. Tapos abuloy, ha? Wala o to. Pag ito dininan, walang negosyo yan, ha? Yung Duterte, ha? Walang negosyo. Oo. Walang negosyo. Walang dideklarang negosyo. Ang mga magiging negosyo, Michael Young, yan, Bunggo, doon, ayan. At yun nga, maraming nakapile na kaso, mga friend. Ang hindi natin alam, kung madidismiss na naman ang mga kasong ipinile ni Senator Trillanes diyan sa mga grupo na yan, no? Pero siguro baka mahirapang madismiss dahil na kumpleto yan, eh. Lalo itong nangyayari, itong sinasabing mga reward sa mga napapatay. Sinabi na nga, di ba binlag ko na? Sinabi na nga ni Mutabato na pag nakakapatay sila sa Davao, 1988, meron sila nakukuhang sobre. May sobre, may bayad. Tapos napasok pa nga raw sila, ghost employee sila sa munisipyo, kumikita na sila ng 5,000. Kung walang holiday, 6,000 ang kinikita namin, ganun, sabi ni Mutabato. Ang liwaliwanag na, noon pa, panahon pa ng mayor pa lang si Duterte, may bayad na yung mga napapatay sa Davao. Kaya nga, di ba, sabi na, yung Davao, yung Pilipinas, ginawa ni Duterte ang Davao. Oo. At yan nga, maraming mga namatay, no? Yung kay ano lang, mga friend, nabuksan, ha? Nabuksan. Ewan ko kung ano mangyayari ron. Ang liwanag ho noon pa yun. Garapal. Yung ginawa ho doon sa Espinosa, yung Mayor Espinosa. Ha? Ang kahain. Inaano ka po, di ba? Pinaluhod yung ano, warden. Pinasok. Tapos yun nga, sabi niya, yung preso nakatabi niya, may 2 putok daw. After that 2 putok, lumaban, sabi. May 3 putok na sunod-sunod. Nung nagtatanong si Congresswoman Luis Tro. Oo, doon sa preso nakatabi ni Espinosa. Oo. Ang ano doon, hindi niya nakita pero nakarinig siya ng 2 putok, tapos nakarinig siya ng sigaw na lumaban. Lumalaban, sabi. Tsaka yun nga, yung iihi mo na ako, sabi nung narinig daw niya si Mayor Espinosa, na ihi ako, sabi. Huwag ka na umihi, Mayor. Sabi. After yung 2 putok, pati yung isang preso incheck, tagalawang putok daw, sabi nung preso, na ano. Ang nangyari talaga doon sa totoo, nagpaputok sila, 2. Tapos lumaban. Tama. Pero sila rin yung nagpaputok. Sabay sigaw sila na lumalaban. 3 putok sunod-sunod. Pero yun nga, kataka-taka, maski na sinong gago, sinong hindi nakapag-aral o ano puta, magbibigay ka ng search warrant sa preso, papasukin mo, paluluhurin mo yung warden, nakakuha ka ng search warrant. Yan o, yung kalbo, sino ba yun? Yung Marcos? Marvin Marcos ba yun? Yun ang magaling noon, nung panahon ni Duterte. Kung magsasalita,
pinaniniwalaan yan, drug lord yan. Ako, magaling magsalita yung ano, yung kalbo, yung Marcos. Oo, magaling. Na-dismiss ko yung mga kaso nila. Ah, sa halip na murder, naging homicide pa. Tapos na di available, o di na. Tapos nakulong na sila sandali, ayun. Hanggang ngayon, nakapuesto pa yung Marvin Marcos eh. Nakapuesto pa. Oo. Hindi ko alam ba paano ang ano niyan. Oo. Ha? Napakagarapal ho yun talaga. Sobrang garapal. Oo. Sir Suwaran, punta mo yung warden. Oy warden, meron pa silang informant eh. Oo. Talagang maski siguradong dapat ma-revive yung kaso na kay Espinosa. Talagang grabe yun. Tapos dinispis pa eh. Garapal ho yun. Hinihingi raw ng warden yung search warrant, hindi raw ipinakita. Pinaluhod pa sila. Oh, matanda na ho yung warden ha. Yung pinakaano nung yung gwardiya nung kulungan, matanda na. 30 years in service. Tsaka, yun nga, yung mga gaya kulungan, ini-inspeksyon yan eh. Oh, nung mga gwardiya eh. Paano nagkaroon ng baril si Espinosa? Oh, talagang, pwede siguro yung bagong panganak mo ikwento, yung nangyari kay Espinosa, baka maniwala. Tingin na. Grabe ho yun, mga friend. Talagang makapanindig balahibo yun. Oo, yung pagpatay doon sa Espinosa. To sumuko na nga eh. Para ligtas, kala niya ligtas siya. Wala, pinasok. At tatlo sila ha. Tatlo, mga nakabuneti pa iba. Oo. At naka-uniforme ng polis, hindi mo alam. Hindi nga raw kilala eh. Nung mga gwardiya eh. Basta naka-mobit, parang naka-patrol car eh. Sasakyan ng polis yung gamit eh. Tatlo. Oo, tsaka alas 3 ng madaling araw. May mga nagtanong naman na congressman na bakit hindi kayo lumaban? Mga ganun na tanong eh. Eh sabi nung police na, yung guardia, ang dami nila, paano kami lalaban? Oh. Di ba? Pero talagang garapal ho yun, sobra. Ay, nako mga friend. Yung panahon talaga ni Digong, sobra yun. Oh. Pero yun nga, pag hindi gumalaw si Marcos dito, eh siya ho tatalupan nito. Tsaka sa buong mundo ho ito, kikita kung ano ha. Oo, binababoy ho yung administrasyon niya sa totoo lang. Oo, mantakin mo, patatawag. Tapos ito, pinakaputak ng Duterte drug war, hindi maipatapatawag. Puro courtesy, paggalang. Dahil siya'y dating pangulo, putik yan. Hindi yan ang ganyang klaseng pangulo ginagalang. Eh siya nga leader niyang patayan na yun. Tapos ngayon, paggalang ang sinasabi nitong Quadcom. Anyway, hindi natin alam. Baka may lihim dyan. Oh. Baka, kaya pag dumating na yung ICC, bulaga. Oh, yun. Yun ang inaasahan ko dyan, mga friend. Oo. Wala kang masabi. Ginalang ka pa rin namin, maski na ikaw ay ganyan. Okay, pero panahon ngayon ICC na ang dyan. Hindi, wala na kaming dyan kung hindi ang makisama sa International Criminal Court. Sana ganun ang mangyari, mga friend. Sabay balik na to si Marcos na bilang miyembro ng International Criminal Court. Oo. O kaya, para hindi mahirapan si Bongbong, gumawa siya ng plebisito. Sabay niya na sa eleksyon. Yes or no? People will decide kung gusto niyo pa ba na bumalik tayo sa sa ICC bilang miyembro? Oh, yes or no? Kagaya nung tatay mo nung araw. Oo, pag meron siyang gustong gawing batas, nagpapatawag ang tatay mo ng plebisito, yes or no? Oo. Siyempre, mananalo yung yes. O, oh, diba? Yan. Para ka namang hindi, like father, like son. Ah, okay. Pero ito, hindi ko sa inaano ko si Bongbong.
Iba ho kasi kinalakihan ng ama ni Bongbong. Oo. Si Bongbong ho, lumaki ho yan. Ng may gintong kutsara na sa bunganga. Pinanganak na ho ng Malacanang yan. Oo. Oo. Tsaka anong panahon ng tatay niya? Sa buong ano niya, wala ho akong nakitang nabalita na itong Bongbong na to, eh, abusado. Wala ho. Sa totoo lang ha, wala ho akong mas may nabalitaan pa ako doon sa anak ni Enrile. Oo. Yung Jackie. Oo. You know, mas medyo may mayroon pang aliwangas-ngasan na ano noon, anak ni Enrile. Oo. Yung tanda-tanda ko yun eh. Yung ano, Stargazer. Oo. So, sa gabi, balita. Son of a high government official, shoot, manalad, dead. Waiter, testify. Nakaluhod na ho raw yung ano eh. Yung manalad eh. Hindi ho basta tao yung manalad. Milyonaryo ho ah, milyonaryo. Kasi hindi ka pwede sa Stargazer na pupunta-punta ka rin ng kukulukul. Milyonaryo. Oo. Nagmamakaawa pero binaril pa rin. Oo. Wala akong nakalagay ako sino ha. Marcial Luhuto. Kinabukasan, iba ang istorya sa bilita. Dati son of a high government official, di ba? Kinabukasan, iba. Son of Juan Ponce Enrile. Oh, yan. Pero iba. The bodyguard of the son of Juan Ponce Enrile, shoot, manalad, dead. Hindi na siya. Hindi na, iba na, iba na istorya. Oh. Pero alam yung ginawa nung anak ni Juan Ponce Enrile. Pumunta ho ng presinto. Munta ron. Do you have attorney? Sabi ni Jackie. Anong attorney? Yung kailangan attorney, wala akong salanan. Kinuwento na niya nangyari. Oo. Yan, nangungulit yan. Maingay, makulit. Yun ang sabi. Oo. Eh, nabuisit ako, di inano ko na yung asawa ko, bumaba na kami sa baba. Tapos nakarinig kami ng putok. Hindi ko na alam kung ano nangyari. Yung pala, eh, yun, binaril siya nung bodyguard ko. Eh, license to kill yun eh. O, kinulit niya yung bodyguard ko, kaya siya binaril. Tapos na dun, wala na hong marami. Pero kay Marcos, kay Bongbong, wala akong mga ganyang kwento. Nung panahon ng Marcelo, sa totoo lang, wala. Ewan ko sa inyo ha, kung meron kayong nabalitaan na ginawang masama ni Bongbong Marcos nung panahon ng tatay niya. Ako wala. Basta yun, yung tatay niya Marcel Law, yung maraming ano, yung mga karamihan o doon, yung mga rally-rally, yan, binobomba sila ng tubig, mga ganyan, mga metro ko, palo dito, palo doon. Malapit po kami sa Quiapo po kami, Bilibeo eh. Dito nagkakabanatan sa Recto. O, dyan o, papunta sila ng Mindiola. Haharangay na sila dyan. O. Yan o, story eh. Pero wala ho ako nabalitaan na ano, si Marcos, wala. Wala rin ho ako nabalitaan na minanyak niyan, wala. Di rin ho nabalitang adik yan, wala na. Wala ho ako talaga. Hindi ko hinahan si Bongbong, pero wala ho talaga ako nabalitaan eh. O, wala. Binata pa ho ako, Marcel, doon. O, wala. Basta ho nung panahon ng Marcelo, huwag kang salita ng salita. Kamaingay. Yan ho, maraming takot. Kasi baka yung kaharap mo, informer pala. Kagaya nangyari kay ano, Maya Valdez at si Ruel Ariel Ureta. Ha? Sa ikaulad ng bayan, bisikleta kailangan. No? Bisikleta sila sa krami. Ha? Oh, ganun nun nung panahon na yun. Oo, huwag kang nagsasalita ng against sa gobyerno. Oo. Eh, madali kasi nung panahon na yun. Nasuhitoin niya, nasuheto niya eh. Walang cellphone nung araw eh. Oh. Nung panahon ni Marcos, wala akong cellphone. Wala akong social media, wala. O, diba? O, nahawakan niya lahat yung istasyon. O, tsaka yun nga lang. Kung napatakbo lang ni Marcos, o, sabi niya, hindi niya gano'n. Pero kukunti ho magnanakaw nung panahon ni Marcos. Wala akong Senado, wala Kongreso. Oo. Wala eleksyon. Oo. Oo. Wala naman nung kagaya nitong naging panahon ni Duterte. May patay araw-araw, patay. Mas grabe ho nung panahon ni Duterte. Sa totoo lang. Kesa nung panahon ni Marcos. Oo.
O, 20 taon yun, ha? Hmm. Eto, ilang taon lang, utne. Tsaka hindi ganito kalaki na utang ni Marcos. Oo. Ha? Eh, yung upo si Duterte, 6 na trilyon. O, nung tumayo siya, 23 trilyon na utang. O, 20 taong na upo si Marcos, ha? O. Hmm? Saan punta pera? Hmm. Diba, mga friend? Magkulab na tayo. Talagang ano mo to? Pag hindi umaksyon si Marcos, siya ang matatapos. Kita mo mga sinasabi ni Sara, di ba? Tsaka anong kapatid niya? Oh, putupugutan kita ng ulo. Ha? Gagawin kong marami yung Ilocos Norte. At, tayintay tayo. Maganda ho to. Gaya na sinasabi natin. Ha? Hinamol ni Waldy Carbulan Landroto sa November 10. Ito si Basti. Ha? Natin, ha? At isang tumatak nung panahon ni Marcos, nung pinapiring squad niya, yung drug lord na si Lim Seng. Ha? O, yun. Eto, anong nangyari rito sa panahon nito? Araw-araw may pinapiring squad eh. Yung mga nakachinelas, di ba? Napahaba na ako, mga friend. Ha? Kalati Baya, shout out. Shoutout, Binibining Akira Milus. May you have a blessed day. Ingat ka palagi, ha. So, na ba kasi Akira? Sana okay ka lang, Akira, ha. Ted, shoutout. Bakit kaya pinayagan na ma-interview si Kibuloy ng media pagkatapos ng hearing sa Senado? Meron kayang permiso ng court para payagan siyang magalit o ipinakikita niya siya pa rin ang nangingibabaw kahit nasa nakaposas? Hindi nga nakaposas, Ted, eh. Erwin Barela, shout out. Kahit maraming itanong kay Kibuloy, hindi sasagot ng maayos. Oo, ha, totoo. Pero pag tinanong sa kanya, Erwin, ikaw ba talaga ang son of God? At yung mga pagsasabi mo, totoo ba yan? Hindi pwede sabihin niya hindi ako sasagot. O, dahil yan, sa dami ng ginago niya. Kalat niya ulit, oh. Good afternoon, kasani, Nax, early bird, tayo ngayon. Ganun pa man. Batutahin mo pa rin sila, Kasani. Huwag mo silang tigilan. Ingat kayo sa pagbayo ng bagyo dyan. God bless your family. God bless Kalatni. Marami talagang ano rito, ano sa lanta, mga friend. Buti kami na, dito kami sa bayan. Hindi na masyado. Welly Asuncion, shout out. Tsaka hindi malakas ang hangin. Matubig. Karox, hindi na dapat tanungin si appointed son of God. Alam naman ng buong mundo ang totoo. At saka, OneCom lang. O yun, OneCom lang si Senator Risa. Dami kasing nagtago sa bunker na kasama niya. Kung sa QuadCom, yari yan. Yun nga eh, o diba? Pero kapal ng mukha na ito, no? Hindi nahihiya. Arnold po si Diego, shout out. Yari ka, Paduan. Yari kay Paduano yan si Kibuloy. Kibuloy na yan. Kung sa QuadCom, dinala yan. Totoo, ha? Tatalupan siya ni Paduano, ha? Eh, ikaw naman. Eh, takot yung mga senador, eh. Hawak ka ni Kibulog yung kaluluwa nila. Hindi sila makakakit sa rangay kung hindi sila dadaan kay Pacquiao. Tangin na dyan. Aray, mga ulol. Alo, Lalia, shout out. Wala kasing katuwang sa Senado si Madam Risa. Puro mga alagad ni Dutae, ang mga kengkoy na senador. Ang mga kasama niya at ang bulaang pastor ay alagad din ni Dutae. Good day, Sir Rox at mga kawaros. God bless. Totoo yan, Alolalia. God bless. Tito ulit, oh. Hindi ko si Senator Risa Ontiveros kung may kulang ang kanyang katanungan kay Kibuloy. Dahil wala sa kanyang tumulong na senador sa pagtatanong maliban kay Senator Ontiveros. Malamang lahat na senador ay naambunan ni Kibuloy. Kaya tameme sila. Ano naman ibig mong sabihin dyan? Naambunan ng night duty? Gano'n? Kung magsalita si Kibulog, parang may hawak siya sa korte. Ha? Puro, mag-demanda na lang kayo. Nahamon ko kayo.
Patay, kibuli ka. 3JC of shout out. Natural upset ng mga senador pag si Kibs ang nakasalang. Tawa-tawa si 3JC of. Pero once na bumaliktad na yung Kibs na yan, magkukumahog dapat lahat ng senador sa pahiring na yan. Gaya ng nangyari kay Alice. Totoo yan. O. Intayin natin yan, ha? 3JC of ka. Ako, naasa ako, babaliktad yan eh. O, sa totoo lang, babaliktad yan. Niwala ka. Babaliktad yan. Mangungumpisal yan. Magiging karma yan. Tingnan mo. Pag binasaan yan, ha? Ikaw, Kibulog, ay hinahatulan na mabilanggo ng tatlong habang buhay. Atay ka. Ha? Pero talagang dapat imbestigahan yan. Putik yan. Grabe. Kayamanan ni Kibulog, ha? Sa sumumumumumum. Dating isang hektare lang daw yung lupa ng tatay niya, ngayon anak ng putik. 30 hectares, kingdom. Tapos 8,000 lang pala, gago. Apolinar Tolentino, shout out. Hinahamon ni Tawali Carbonell ng duelo sa Luneta, November 10, 9 a.m. si Baste, Duterte. Sa duwag daw, pag hindi dumating, abangan. Yan ang abangan natin, Apolinar. Masarap bayuin, shout out. Hello, Sir Roque. Take care. Take care ka rin. Masarap bayuin, ha? Arnold po si Diego. Shout out. Sir Rox, napaghahalata ang mga senador na kumita kay Kibuloy. Oh. Marilo Pabian. Shout out. Good afternoon po tayo at sa mga ka-warriors. Obvious nga po tayo. Walang silbi. Mga ilan sa senador na nakaupo. Harap-harapan ay bonggang pagprotect kay Kibuloy. Hay, hindi na karapat dapat manalo itong si Tolentino. Long manifestation pa ginawa kahapon. God bless po tayo sa mga ka-warriors. God bless, Marlo Pabian. Haba pa ng binasa ng Tolentino. Para kang totoo, Tolentino ka. Ha? Pero yung mga katulong na nagreklamo na kaabot sa Senado at ang babagsik niyang magtanong, ha? Galit na galit si Atty. Libayan. No? Totoo naman si Atty. Libayan, eh, di ba? Ito ang pinaka-worst na dapat nandito kayo para magtanong dahil maraming ginahasa. 200, ha? Sabi nung Marvin. Oh, Colonel Marvin. Oh, tsaka ni General Torre. Asan kayo? Mga butante. Naman kasi kayo, tanga-tanga. Jokiano, shout out. Yung mga senador na wala dyan, sigurado nakinabang sila. Makapal ang mukha, ginawa pang dahilan sama ng panahon. O, yun nga. Jokihano ulit. O. Bakit yung iba naka-attend kahit may bagyo? Eh, baka naman sila yan. Baka baha sa kanila. Nebrado de Tubigo, shout out. Sabi nga ni Atty. Claire Castro, yung mga tanong ni Senator Risa ay diretsuhan. Kaya, ang sagot ni Kibuloy ay imbok o sa korte na lang siya sasagot. Iba talaga po eh. Yun nga eh. Ay, nanonood pala kayo kay Atty. Claire. Ah, galing siya. Librado Ludovico ulit oh. Mga sinatong, bakit pinabayaan ninyo si Senator Risa? Presa nga, tinamaan kayo ng lintik. Halatang halata kayo, mga buwisit. Magsipagbitiw na lang kayo. Kakapal ng mga mukha nyo. Weh, leching Hindu robot. Chupi, mga kurimaw. Galit si Librado. Pero, tama yung sabi ng isang kawaryo. Pag si Kibulog, eh nangumpisal at kumanta na, kagaya ni Karma, mo, marami yan. Elizabeth Iscariot, shout out. Good PM, Sir Rox. Sayang talaga hearing niya sa Senado. Lalo na si Senator Risa lang ang pursigidong magtanong dyan sa at ibinulgar ng kahayupan ni Kibulog. Sobrang dami ng ebidensya na lumalabas dyan at pati ibang bansa. Tapos itong Kibaliw, syempre aamin ba yan? E manyakis yan at sana yan magpaikot ng utak ng tao. Don't tell me na may naniniwala pa din dyan sa baliw na yan. Ay nako, baliw ka din kung may tiwala ka pa din dyan. Ang sarap pukpukin sa ulo at ilang paso ang pagmumukha na ito. Isipin nyo, mahigit 200 plus ang nirate nito, wow ha. Hindi chismis yan. Ayon kay Kernel.
Ay sa Kernel. Kalimutan ko tuloy yung pangalan ulit. Ng Kernel. Mervin ba yun? Ah, Marvin, oh. Kernel Marvil. Ah, Marvil. Elizabeth Iscario ulit, oh. At yung angel of death nitong ginawa niya para ipanakot sa mga member niya, totoo lahat yan. At nagpapalusot lang itong kibaliw na ito. At ang masasabi ko din dito kay Risa, malamya naman ang babaeng ito at yung ibang senador na ayaw man lang mag-usisa dito kay Kibaliw. Bakit? Takot ba mga senador dito? O nakikinabang sila sa ng todo dito? Magkano kaya? Iyon. Elizabeth ulit, Sir Rox. Alam ko kung bakit gusto ni Kibaliw na dalhin sa korte ang kaso nito. Bakit? Baka alam niyang gaya na yan, kaya niyang bayaran ng mga judges. O delaying tactics yan. Kaya naman, ilang taon itong aabutin. At kaya niyang mapaikot ang huwes dyan at sa kulungan naman. At sa kulungan naman, magbubuhay hari yan dyan. Kasi nga pera-pera din ang sistema dyan sa loob. Diba, Sir Rox? Nabi mo pa. Ha? Kaya dapat talaga patagalin nila. Pag nandiyan yung request ng FBI, bigay na nila. Tapos na. Dito, pag dito nakakulong si Kibulog, buhay hari nga yan sa Oblo. O, diba? Hanggang buhay si Digong. Pero paano? Kung pati si Digong binigay na sa ICC. O, diba? Iba na usapan to. Wala nang pera. Sa tansya ko, wala nang pera si Kibulog na yan, eh. Front nga lang ni Duterte. Sabi ni Las Cañas, di ba? Saka nila Senator Trillanes, na yan si Kibulog na yan, front lang ni Duterte. Kay Duterte lahat yan, kaya mana na yan. Si Duterte nga, hindi membro ng KOJC. Di ba? Maski si Turon, hindi rin siya membro ng KOJC. Yung tanggol ng tanggol. Di ba? PJ Shop, alam mo Sir Rox, yan din ang obserbasyon ni Atty. Claire, pero ako naman, iba ang obserbasyon ko. Matalino si Senator Risa. The manner she started her question, medyo nagulat din ako, like, ang tanong niya, tinatanggi mo ba? Blah, blah, blah. Oo, ako rin. Natural itatanggi ni Kibs ang akusasyon ka niya, pero ang tingin ko, sinadyayo ni Atty. Risa. Hindi yata Atty. Risa. Kasi, in the future, pang bala lang niya yun. Basta iba ang tingin ko sa style ni Atty. Risa. Alam niya ang style ng resource person. Kaya kay Alice Goo lang sobra-sobrang natutuhan ni Atty. Risa. Kaya tiwala ako sa Wanders na questioning niya. Alam mo ito ni JCO? Di ba sinabi ko rin? Alam ni Senator Risa natatanggihan. Kaya lang talagang ang purpose ni Senator Risa ay mailabas lahat yung baho maski na itanggi mo pa. Let the people decide. Diba? Ganun yun. Pero ang pick up kasi ni Atty. Claire ay ganun-ganun. Dapat hindi ganun. Parang ganun. Magaling na abogada si Atty. Claire. Oo. Pero para sa akin nga, yun yung talagang alam na alam ni Senator Risa. Natatanggil lahat-lahat yan. Tatanggil lahat yan. Alam niya yan. Oo. Pero kung nandoon sana, yung mga magagaling sa grand standing na mga magtatanong, anong invoke my right to remain silent? Noong mga panahon, mga katulong ang in-interview nila, mga resource person nila, katulong, mga kapulisan, mga kusisyo, ang gagaling nila, sila Tulpo, Villanueva, talagang ang gagaling, Jinggoy, kung murahin nila yung mga resource person, inutil. Di ba? May PI pa eh. Tapos ito ngayon, wala sila. Tangina yun, gago. Ay. DJC, well-behaved si Kim sa Senado. I wonder kung si Diggs mag-behave din. Siyempre, they brief Kibs before appearing in the Senate. Pero sa loob-loob siguro ni Kibs, gusto niyang sabunutan si Atty. Risa. Totoo. Pero pre, hindi Atty. Si Senador Risa. Hindi siya ano. Oy, alam niyo ito, itong bagyo, no, mga bitang. Andito na tayo. Itong bagyo na ito na dumating, no? Itong bagyo ni Christine, oo. Alam niyo, kung hindi pa hawak ng... Kung hindi pa nakakulong si Kibulog,
sigurado maglalabas na naman ng ano yan. Pinipersecute nyo kasi ang appointed son, kaya gumaganti sa inyo. Ang nag-appoint sa akin, ayan, binagyo kayo. Sigurado yan. Eh, wala na, nakakulong na yung bugok eh. O, di ba? Hindi na siya pwede magsalita ng ganyan. Pero pwede pa rin, ha? O, sige, babagyuhin na naman kayo. Kita nyo, inaapin nyo kasi ako eh. O, di ba, salitang ganyan si Kibulog eh, di ba? O, nung hindi pa siya, hindi pa siya nadadampot, o. Pag hindi nyo tinigilan ng appointed son, may darating pa na pandemya na higit pa sa COVID. Yung mga krob yung kakainin ng laman ng tao. Mga ganun pa yung sasabihin niya si Baliw eh. O, nung panahon na hindi pa siya nadadampot. O, di ba? Kaya ngayon, parang timing eh. Di ba? Kung kailan siya nakulong, tsaka ngayon bumagyo. O, kung kailan siya ano, di ba? O, gagawa na naman ang istorya niya si Kibulog na yan. Kaya kayo binabagyo dahil pinaparusahan kayo nang nag-appoint sa akin. O, tagay na. Hey! DJ Shop ulit, si Rox. Si Atty. Lisa talaga parang si Atty. Lenny. Kahit pinagwelgahan siya ng mga senador sa hearing, walang kumampi sa kanya dahil takot sa resource person. Okay lang para sa akin kasi pag nagtagumpay si Atty. Lisa, dito pa sa hearing na ito, all credit goes to her and to her alone. Oh. Hindi siya attorney happen. Ha? Atiyak naman yan si Sir. Atiyak naman yan si Rox. Pag malapit nang magtagumpay si Atty. Lisa, magdadagsaan na naman ng mga senador sa hearing para mag-grab credit para sa eleksyon. Ano naman yung mga ano yan eh. Pastor Jun Lagon, shout out my friend. Michelle Edwin, shout out. Diyan sa Ontario, Canada. Chupista Bunao, shout out. Good afternoon po kuya at sa mahal mo po sa buhay at sa mga kawarios. Oo nga po. Tinatalakay po na Tony Claire Castro na mukha hindi niya napaghandaan ang kay Kibuloy. Kuya, komedyante din pala. Ang loving wife po ninyo. ano rin yun? Jolly din siya, oo. Kakita mo yung problema niya? Nainis nga ako eh. Nadaan mo lang sa towel. Loko-loko ka, million-million niya. Chibista Bunao ulit oh. Hindi Panginoon Diyos ang sumanib sa kanya. Katang isip lang niya yan. Kung sa korte ka lang sasagot, naku, mga hukom sana maging makatao po ang hatol po ninyo. Totoo yan, ha? Parang ano eh, kung magsalita si Kibulay. Charlie Way, shout out, my friend. Gibbs can heard them, but he is not listening. David Alin Mendoza, shout out. Karox, good evening po. Nakakatawa naman yung si Kibbs. May lahi pala siyang kuneho. Mahilig sa sex, tapos ang idadahilan ay kagustuhan yun ng Diyos niya. Mas maniniwala naman ako dun sa mga nabiktima ni Pacquiao dahil di naman lalabas yung mga babae na yan kung hindi totoo ang mga paratang nila. Napaka laking kahihiyan po yan para sa babae na ginawa ni Pacquiao ng kalayan. Totoo yan, David. Ha, walang siraulong babae. Oscar Asoro, welcome to the club. Dalhin niyan Kibuloy sa Congress. Walang kwenta dyan sa Senate. Bito mo. Ontiveros lang talagang halata. Alam namin mga Pilipino sa mga nangyayari ngayon. Sa ballpen lang ang sagot namin. Totoo. Sana tuloy na natin pagdating ng eleksyon, ha? Gamitin ang power of ballpen, ha? Yung mga nagbibigay ng pera, tanggapin nyo. Huwag nyo iboto. Shirley J. Sir, shout out, ha? Ano daw, walang katotohanan sa dami ng nagrireklamo at mga pulis na rin ang nagsasabi na maraming hindi ka nais-nais sa KOJC. Grabe. 24 na mga senador. Si Risa lang ang nandun. Asan yung iba? Ang daming ginahasa at inabusong mga trabahador. Walang tumulong kay Senador Risa.
Ano yan, Karof? May hearing pa ba ulit? Wala na. Naalala ko tuloy yung magagaling ng mga senador, lalo na si Miriam Defensor Santiago. Di bali, Karof, ang mahalaga, nakakulong na yung tao na baliw na yan. Totoo. Kelly Jaser, oh. Salamat po at okay kay lahat dyan, Karox. Grabe ang baha, lalo na sa banda namin sa Bicol at Quezon Province. Keep safe and God bless. God bless, Shirley Jaser. Taga Bicol din ako, gubat susugun ako eh. Pero hindi pa ako nakarating doon. Doon nagsimula ang ekspektasyon eh, sa gubat. Yung mga lolo ko doon. Ganda na raw doon ngayon eh, sabi. Ganda pa kapunta. One of this day ah, baka. Pag natapos itong naharap namin kaso ng asawa ko, papasyal ko siya sa gubat, Sorsogon. Oo. Maganda raw mga beach doon eh. Oo. David Alin Mendoza ulit ito. Karox, alam naman po natin na ayaw magpahiya ng mga resource speaker si Senator Risa, kaya siguro po ay hindi niya tinanong ng ganun si Pacquiao. Kumbaga, ay may pinis si Senator Risa pagtatanong niya. Totoo. At dapat magtanong sa ganyan kay Pacquiao ay si Bato. Lalo lang po. Kaso lang po, ikakampi ni Kibaliw. Yun at karamihan sa mga senador nga natin ay malamang nakikinabang kay Pacquiao at Dotae. Kaya ayaw makisausaw dyan sa Senate hearing na yan. Oo, yun lang yun, David. Pero pag si Pacquiao ay bumaliktad at kumanta na, kagaya ni Karma, dadami yan. Tingnan mo. Perdes San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Ganyan lang po talaga mangyayari dyan sa Senate hearing ni Risa sa akusasyon laban kay Kibuloy. Ang isasagot lang ni Kibs sa korte ay tayo sasagutin. O, diba? Kaya hindi dapat baliwalain ng korte yung kaso kay Kibs. Takamasid lang ang US at FBI sa sitwasyon ng kaso ni Kibs dito sa ating bansa. Kung walang mangyayari dito at patatagalin dyan, gagawa ng aksyon ang US government. Mabigat din po ang kaso ni Kibs sa US. Yan po sa aking pananaw. May budget hearing po ang Senate. Kaya si Senator Risa lang ang naiwan sa hearing. God bless po. God bless, Ferdinand. Ramon Valencia, shout out. Bossing, yung ginawang investigasyon ni General Stone kay Senyor Aguila ay maipakulong agad para hindi kumanta si Aguila. At marami pang malaman o mahukay sa bundok ng Socorro. Yun! Bossing, parang iisa ang pamamalakad ni KJ. Totoo, iisa! Tinetraining ang mga babae at lalaki, bata man o matanda, doon patitiray at pakakainin. Hindi kaya branch ito ng Kibulog at Gongdi. Hindi malayo yan, Ramon. Iisa ang sistema eh, diba? Ha? Bibigyan sila ng bahay doon. Komunidad na inaitayo ni Senyor Aguilar ron eh. May 3,000 na nakatira sa bundok eh. At binibigyan sila ng kanya-kanyang tataniman. Oo. Oh. Ha? At meron na rin doon libingan, di ba? Ramon Valencia, kumusta na lang lahat, Karaoke Warriors at pamilya? Ingat tayong lahat sa bagyo. Okay lang kami, Ramon. No problem. Pero sa naman ulit, oh. Karox, tahimik lang ang US FBI pero may intel yan. Titignan nila kung sino-sinong politikong protektor ni Kibuloy. Baka madamay sila dyan sa kaso ni Kibs. Yan din po, isa sa aking pananaw. Kapag kumilos ang US, wala silang magagawa. Ibibigay. Friends, Erwin Sapeda, shout out. Ha? Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Friend, Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out. Eman Escalona, anak, shout out dyan sa inyo. Buti pa kayo. Nandiyan kayo. Friend Sherwin, no? Impong ba siyang Team Teateli? Bumabalandra, tumabati po ng isang magandang buhay sa iyo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Kibulok, kibulok. Wala pong kamatay ang kibulok. Wala po ba siyang balak magpaanod sa baha at sa bagyong Christine? At nang ang kanya pong kaluluwa ay manahimik na at tuluyan na pong maglaho. Nakakasuka na po, Sir Rox, sa totoo lang po eh, masyado niya na pong ginugulo ang mundo ng bansa Pilipinas. Kung ako po sa kanya, magsisisi na po ako talagang
and ask forgiveness with a sincere heart sa tunay na Diyos. At sa kanya pong sitwasyon ngayon, no easy way out na po. Balde-balde man po ang reserba niyang pagsisinungaling at bulok na depensa, iisa pong bahay ang na malaki ang kanyang babagsakan. At yun po ay ang kulungan. Dalawa lang pong kanyang pagpipilian, Sir Rox. Kulungan ng mga baliw o kulungan kasama si Peryong at Daguli. isang bahay na ubod ng saya o sa bahay ng mga puro patapon na po ang buhay. Tayo pong lahat binigyan ng Diyos ng tama at matuwid na pag-iisip. Ano po? Yung pong akala niya pong he really owns the earth. Ayan na po. His wish got granted po. And yan po ang naging ending ng pagiging makamundo po at pagkamanyakol mo. God really moves in a very mysterious ways. Sa mga taong katulad ninyo at mga pangkat Duterte-taning, talagang ang mundo ay bilog. Ano po, mga sir? Dating kayo ang namamayagpag at mga walang pakialam. Rape dito, rape doon, patay dito, patay doon. O ngayon, malupit po talaga, mga sir, kapag ang tadhana po ang naningil. Ano po? May kasabihan nga po, wala pong utang na hindi pinagbabayaran. Kaya maligayang paglakbay po sa mga matitalinong matching. Naway ikaw po ay lumigaya sa piling ni Peryong at Dagul. Hasta la vista, baby. Enjoy your big mansion. Ibuloy, kumanta ka na. Habang may panahon pa. Ha? Baka matulad ka kay Espinosa. Ha? Rodelia Alpilor, shoutout. Kapal talaga ng mukha ng manyakis na yan, Sir Rox. Ang dami pa tayong aabangan sa manyakis na yan, Sir. Sir Rox, ingat po ang lahat. Grabe po, dinulot ang bagyo na yan. Kawawa po ang nasalanta. Stay safe and God bless po. God bless, Rodelia. Rodelia ulit, oh. O nga po, Sir. Nakulong po mag-asawa. Grabe din pong nyari sa matanda na minaltrato nila. Sana, Sir, ganun ang gawin nila kay Manyakis. Kay Manyakis, kagalit ang kibulaw na yan. Kagalit ang kibulaw na yan. Ted ulit, oh. Ha? Ang katapangan at panindigan ni Senator Rizzo Ontiveros ay lantad sa pagtawag niya ng Kibuloy lamang at hindi binabanggit ang katagang pastor sa harapan ni Kibuloy sa Senado. Ipinakita lang niya na peke ang nagaan yung tao nito. Samantalang iba, lalo na ang mga nabasbasa ni Kibuloy ng pera, ay patuloy pa siyang ginagalang palibhasa na kasangla ng kanilang kaluluwa kay Kibuloy. Kailan pa kaya matatauhan ang mga politikong ito? Pinag-aalala ko lang kung tuluyan na silang di matauhan, eh. Anong klase ang mga nilalang na ito? Baboy, aha, surot, linta, lamok, o baka naman buhaya? Yan ka na naman, Ted, eh. George Alas, shout out. Mayroon ding kaso filed sa US. George ulit, oh. Mga tanga lang yung naniniwala kay Gibbs. Oo. Huwag mong nilalahat. Hindi naman tanga si Duterte. Nagkukunwa-kunwari lang yan. Naniniwala sa dyan. George Alas, oh. Sa totoo lang, tinangan lang ni Duterte yan. Ginawa lang. Kumbaga sa chess yan si Kibulo. Pawn. Pawn lang yan. Duterte is the king. Ayon kay Las Cañas at kay Senador Trillanes at sa atin din. Yun talaga alam ko dyan. Oo. Para mas marami, si George ulit, oh. Para mas maraming mabiktima at protector niya sarili. Para mas maraming mabiktima at protector niya sarili niya, only the Philippines. Yung mga walang ya, yung pinatatakbo, loko din talaga yung Comelec. Wala sa ayos noon at ngayon. Napat yung Comelec na yun. Tinatanggal na talaga yun. Kalat ni Baya ulit, oh. The key is in the question. Pero para sa akin, mahina magtanong si Maring Risa. Mabuti pa magtinda na lang siya ng talong sa palengke
ng Itiagi. Buka na naman kalahat ni. Magalit na naman sila. De, alam ni Atty. Risa yan. Ay ni Risa yan. Ang importante kay Sir Dorisa na i-bulgar niya ang kahayupan ni Kibuloy. Yun ang para sa akin ang kalahat niya. Oy, mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po muli. Sana makapag-vlog ako mamayang gabi. Oo. Na ano, si konti lang no mga friend. Daming pwedeng i-vlog eh. Oo. Pero ngayon marami tayong naging topic, di ba? Oo. Nakarating tayo kay Kibuloy, kung ano-ano, da kay Atty. Libayan, Atty. Claire Castro, o di ba? At yun nga, paulit-ulit, no. Kawawa ho tong sayang perang ano dito kay ano nito? Kay dito sa mga Duterte na to natapon ano? Oo. Pero sana si BBM. Tama ang ating hinala, no? Malalim siya. Magandang gabi po mga boss. God bless.